Short legs. Today, kukuha ko lang itong CB650R. Ngayon, tatest natin sa road. Check muna. Ayan. Pogi na ba? Pogi po. Okay. Actually, first time kong mag-drive ng motor. Weh. Tapos big bike pa. And you know naman, pag big bike, syempre manual. Nakapag-try na ako mga scooters, pero that was a long time ago. And basically, this is my first time, and I'm excited. So, dineliver to ng Honda dealership dito sa location ko. Kasi nga, hindi pa ako kumpiyansang mag-drive sa EDSA. Kaya, pinadeliver ko na dito. So, let's try. Okay, clear na. Okay. Siguro nagtataka kayo, baka sabihin nyo, oh, ba't kumuha ng big bike pa tapos hindi man pala marunong mag-drive? Eh, bakit nga ba? But actually, I've been driving for a long time, yung kotse, and yung first car ko, manual siya. So, parang 15 years ko rin din ride yung manual. So, hindi na rin tayo bago sa mga yung shifting gears, yung mga clutch. Same thing din, yung may friction zone na tinatawag. So, parang komportable ako. Pero since this is a bike, medyo maraming components, lahat ng limbs mo have to work. Yun, medyo nag-research, nagtanong-tanong, and nag-try at pinagsipan matagal. Oops, huwag ka man tatawid, kuya. Ako muna. Okay, thank you. Medyo nakapanibago kasi tinatantsok pa yung pag-shift. Ito nga parang medyo nag-over rev bang tawag doon. Pero anyway, yan, masarap. Ano, mataas. Although naka-tiptoe ako. Tinry ko. Pero komportable naman ako, naka-tiptoe. Pag umaandar naman, magaan na siya. Ito lang, medyo teka, parang mataya na nga yata. Ay, hindi, ayan. Maraming nagsabi, yung nalaman na kukuha ako ng big bike, delikado yan. Mamatay ka dyan. Ganun, walang makakapigil sa akin! Yung sa akin lang, siguro pagka naging defensive driver ka naman talaga. Ako, I've been a defensive driver talaga ako. Aminado ako doon. Maingat talaga ako. Siguro, saka with dasal, siguro, you'll be fine. Saka dapat i-observe mo lang mabuti yung rules, yung traffic rules. And, yun, dapat yung lisensya pala. Buti, tinry ko tingnan. Pero actually, alam ko naman, pero kinonfirm ko, tinignan ko yung lisensya, 1, restrictions 1 and 2. Meron akong kakilala, parang kumuha siya ng motor from driving a car, nagmotor siya, pero yung wala pala, hindi pala siya allowed mag-drive ng motorcycle. So, hassle lang. Shoutout nga pala sa brother-in-law ko, Jerem Boy. Duman kasi ako doon sa clinic nila, yung optical dito, sa eye doctor, along Genty. Yung brother-in-law ko kasi nagpahiram sa akin nung scooter niya, yung Mio. Before, thank you, pare. I love before you. Before ako kumuha ng big bike nito. Nag-try muna. Ayun, thank you. We're headed to a gas station ngayon. Malapit lang dyan sa may Petron.
Kasi pagka-deliver, kanina pagka-deliver, parang pagka-start ko, parang nasa malapit, nagbi-blink na yung empty, yung indicator. So, papagas natin. Ito yung first gas up natin. Okay, CB650R. Ayan. Teka, medyo nalilito pa ako sa transmission. Sandali ah. Ayan, okay. Primera. Okay, we're good. Okay, kakaliwa na tayo dito. Ayan ang Petron. So, dapat ganun pa rin. Kung ano yung nakasanayan sa pagdadrive ng kotse, dapat ganun din sa motor para hindi maging kamote. Ayan, nandun tayo sa dulo. Teka. Okay, medyo hindi ko pa control yung gas, yung silinyador. FTS. Ano, full tank? Wow! Automatic lang. FTS yan. Ninong mamamas ka po. Okay, we're good to go. Teka, medyo check ko muna. Nakalimutan ba? Okay. Wala naman. Okay. Iko tayo ngayon. Try lang natin. Inaantay ko pa kasi yung agent ko. Pupunta siya dito ngayon. Kaya lang medyo na late. Ikot-ikot ko muna. Wala pa rin akong ano nito pala. Teka, babalik tayo kasi kalimutan ko, wala pa nga palang ORCRT yung permit to travel. Teka, balik muna tayo. Baka mapara tayo dito. Okay. Masarap yung ride niya. Hindi ramdam yung mga lubak. Parang naka kotse rin. Hindi mo, walang vibrations eh. Siguro kasi nga yung CB650 kasi naka inverted fork na, so yung vibrations dito sa handlebar hindi mo talaga mafe-feel. Saka ganda ng suspension, ang magaan pagka umaandar na. Ang problema ko lang kapag ayan, pagka baka ma-traffic tayo, medyo first time ko naka-tiptoe, hindi ko ano, pero kayanin natin to. Kakaliwa tayo mamaya-maya dito sa next na kanto. Tapos pabalik dun sa ano, sa kung saan diniliver to. Okay, tapos ayan ulit, dapat maging careful, gamitin ng side mirror. Okay. Sorry, medyo makagat-gat pa tong pag-shift, hindi pa swabe. Pero sasanay din ako niyan. Oh ha, yan ang first busina ko using this CB. Okay, may nakita tayong corner. Tatry natin mag-tanking. Hindi, joke lang. Hindi pa.
dito ako sa looban dumaan kasi pag dun sa main road baka may pumara sa atin. Kasi nga wala pa ako nung ano, yung ano nito, yung parang resibo yung binibigay, yung alam ko may permit to travel to eh. And yung ORC here, alam ko ano rin to, na to follow. Ang pagkakaalam ko mga 2 to 3 weeks. Oops, ito si kuya naman. Yan, nalito tuloy ako. Okay, ayun, ayan, sabi ko na nga, eh, namatay na tuloy. Teka. Sorry. Okay, start natin ulit. Hazard. Okay, presence of mind. Okay, start. Okay. Sorry. Ito yung first na ano ko, namatayan. Nag-stall. So, parang ganun din naman sa kotse. Pag nag-stall ka, dati naalala ko yung una ako nagda-drive. Pagka namamatayan, normal lang naman yun. Make sure naka-ano ka sa clutch at naka-neutral ka or kung basta naka-clutch ka para if ever na naka-gear ka, naka-first gear ka, hindi ka kakadjip na lang basta-basta. Ay, nako. Ayan. Kaya dapat doble ingat. Ayan. Huwag masyadong... Ako, promise ko sa sarili ko kapag mag-mumotor. Ito ngayon, mumotor. Hindi ako yung magsisingit-singit. Kasi ako mismo, pagka nagda-drive ng kotse, ayoko rin yung may sumisingit, lalo sa kanan. Ayoko nun. Hindi safe yun. Kaya ako, sabi ko, promise ko sa sarili ko, pag ako nag-motor, I'll make sure magiging... ano ako, hindi ako magiging kamote. Pero, malay natin. Baka mamaya, pag nasanay na ako, magsingit-singit na rin ako. Hindi, joke lang. Dapat, ano pa rin, safe. Ayan, yung mga ginagawa. Hindi rin ako komportable yung merong kadikit na, ano, kasi yung motor, hindi ko, hindi rin ako masyadong, hindi pa ako nakapag-overtake. Kasi, medyo naninibago pa, hindi pa komportable dito sa power, medyo malakas, maano, torquey siya. Ayan, so dito tayo sa, ito looban pa rin, ito NLEX na yung sa kaliwa natin. Ang ganda, ang sarap siguro hihataw nito sa ano, NLEX. Tapos meron kang OBR, yung katulad ni Kuya, yung nakadilaw, merong OBR, yung official back ride. Ma-backride natin si Mrs. Walang magpapa-change. Ayan, diba? Safe dapat. Tingin. Tapos, kanan din tayo dito. Shoutout nga pala kay paring Loreto. Yung Loreto Moto. Ayan, siya yung ano... Siya yung nag-influence sa akin. Siya yung tinitingnan ko. Kung pare ko yan, galing magmotor yan. Sa kay paring JB, yan, naka CB650R din siya. Sa kanya ko rin na nakita yung ganitong model. Yung CB650 kasi kung familiar kayo, ano siya eh, parang classic siya. Tawag dito, ano ba to? Neo Cafe Racer ang tawag. Yun, gandahan ako sa itsura niya. Nagkataon yung high school friend ko, yan si paring JB, meron siya nito yun. Baka sa kanila rin ako nagtatanong-tanong about big bikes kasi matagal na sila nagmomotor, lalo na si paring Loreto, paring JR. Thank you sa mga advices nyo. At sana makasama ako sa mga rides nyo. Pag sanay na. Medyo gagamihin ko pa, saka wala pa akong registration nito eh. Ayan, sige, drive muna tayo. According sa kanila, ayan, lalo na kay paring JR, dapat inuuna talaga yung mga safety gears like yung helmet. Kaya lang ako ngayon, medyo, syempre, pagka mas maganda yung helmet, mas maganda yung presyo. Siguro pag-iipunan ko muna pero meron na akong gamit ko ngayon. This one, gamit ko SMK from Moto World. Dito lang pero ano, priority ko talaga kay paring JR din ako kukuha yung meron siyang binibenta from kinukuha niya from Japan. Magandang klase, ano yata yun, yung Arai.
aray din ang presyo. Uy, masakit! Yun, tapos yung si JB din, yun din, sabi sa akin, yung mga kailangan, yung mga gears, yung jacket, and yung mga boots, kailangan kompleto yan, safety first, kasi, medyo delikado nga talaga, risky ang pagmumotor, so dapat kompleto tayo. Right now, teka, ang wala, hindi ko pala nasuot yung gloves ko mamaya. Teka, hanap tayo mamaya ng mga pupullover. Ayan. Ayan, mas mabilis pa sa akin yung nagbabike ko, si Kuya. Ayan, yan mamaya. Ayan, diretso muna tayo. Teka, parang napalayo na. Napasarap yung drive natin. Actually, malapit lang naman yung from the, yung sa location, yung sa Petron. Nagpagas tayo, tapos pabalik. Yan lang, medyo napaikot tayo sa malayo. Ito, nandito tayo sa isang subdivision. Paikot-ikot. Wala naman ang huhuli. Ayan, iwas tayo sa basa. Para, syempre, hindi dudumi yung natin. Yung motor kagad sa hindi mag-i-splash. Tingin sa kanto. Wala, clear. Ayan. Malaking bagay din yung marunong mag-drive ng manual na kotse, ah. Kasi ako, yun yung marunong talaga mag-manual. So, ngayon, parang yung mga rules doon na apply dito sa motor kasi nga manual. So, yung mga pag-shift. Ang hindi ko lang matimpla muna gusto ko mag-syempre kailangan smooth yung pag-arangkada, eh. Tapos makakatulong din talaga yung pag-search mo saka yung pag may mga friends ka talaga nagmo-motor, mga tips nila. Pero yung most importantly yung sa YouTube. Ay teka. Papalit muna ako. Maglalagay muna tayo ng gloves kasi umiinit na. Actually, anong oras na ba? Parang tanghaling tapat kasi 12 ako nandoon kanina, eh. Dineliver saktong 12, so probably mga na siguro ngayon. Mga mag-1 na siguro. Teka. Nandito yung... Kailangan mag-focus. Yung sinasabi ko kanina yung regarding dun sa YouTube. Maraming mga tutorials dun, marami ka talaga matututunan pagda-drive ng big bike. Ako, for me, siguro hindi ako masyadong nahihirapan ngayon kasi yun nga, sabi ko nga marunong siguro mag-drive ng manual na sasakyan, medyo familiar ka na rin. Hindi ka na rin medyo mahihirapan. Ito lang yung pagiging smooth lang. Saka importante yung braking kasi lalo na ako, ang na-drive ko lang naman, actually ang na-drive ko lang na motor is scooter, eh nung high school pa ako noon. At the reason why ako tumigil mag-motor kasi na-semp lang ako. May tatlo kami actually yung nakasakay doon, ako yung nagda-drive, may dalawa akong angkas. Yung sa humps, eh minsan yung ayaw mo dumaan sa humps dito ka sa gilid, yung parang dito sa may bandang kanal, dumaan na ako doon. Tapos yun, nasemplang, eh mula noon medyo nagka-trauma, so hindi na ako, yun yung last na drive ko. And to tell you, hindi pa ako nakaka-drive actually talaga ng manual, pero sinasabi ko sa mga nagtatanong, una ko pag drive na ako, kapag try ako yung tricycle, pero actually hindi pa. So this is my first time, so talaga nakatulong talaga sa akin yung yun nga, yung mga advices, yung YouTube, and yung marunong mag drive ng manual na kotse. Medyo nakakatakot sa una kasi syempre hindi mo alam what to expect. Kanina talaga parang kinakabahan ako yung padating na to, pero eto, thankfully nakaka-survive ngayon, nakakapag
medyo nakakahato ng konti. So, pabalik na tayo. Medyo malapit na. I think I need to say goodbye na kasi medyo malapit na. So, mas sa mga nanood, thank you sa inyo. If you like the video, please like it. And if you don't like it, subscribe. Bye-bye!